Magandang umaga, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Magandang araw mga tropa po natin, mga kaibigan po natin dito po sa Papong TV. Thank you po sa patuloy niyong panonood, pakikinig po sa aming channel. Kung bago kayo dito mga utol, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa Papong TV. Bago po tayo umusan mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Pag-usapan natin today, yung mga nababalita o yung usap-usapan na mga lihim daw po ng mga dumper na hindi po ipinapaalam po sa mga dumpy. Kumbaga, meron daw po silang mga tinatagong sekreto na alam naman natin na nandyan. Bago po tayo tumuloy sa usapan po natin today, gusto ko lang pong i-remind uli yung mga dumper ay may emotions din. Kumbaga, meron din po silang sariling pakiramdam mga utol. Sila po ay mga tropa din po natin. Also, they have their own reasons. Kaya nila nagawang i-dump po tayo in the first place. Or let's say, layuan ka. Maybe we did something wrong or kinulang tayo sa mga expectations po nila. Whatever the reason, mga utol, syempre, hindi po tayo pwedeng mag-blame o manisi. In fact, baka nga kung tayo ang nasa kalagayan niya, is baka ganun din po ang gagawin natin. Isa sa mga pangunahing hint para malaman po natin kung yung dumper po ay may itinatagong sekreto po. Isa po sa mga hint, if he or she gets easily triggered at naapektuhan po kaagad-kaagad. Emotionally, biglang nagagalit, especially when you're being patient naman. Madalas, may uncertainty at feelings na itinatago po ang dumper pagka ganun. Halika mga kapapong at isa-isahin na po natin yung mga sekreto na nababalita at sinasabing tinatago po ng ating mga dumper. A po, hindi siya ganun kadesidido sa pag-dump or pagtapon niya po sa inyo. Just because na nireject ka niya or hiniwalayan ka na po niya ng 100%, hindi po ito nangangahulugan na fully decided po siya sa ginawa niya. Never na magiging ganun ka-confident na para sa kanya ay 100% na tama ang naging desisyon niya. Unless na ikinakounter mo ito or let's say parang, alam mo, parang ibinabago mo yung kanyang desisyon. Kaya nga laging nire-remind na i-accept mo ito kagad dahil pag kinontra mo ito, he or she will settled na it was indeed the right decision na dapat niya talagang ginawa. Maaring in the past few days, weeks, ay tinimbang na po niya ito. The pros and cons, ginawa na po niya yan. But that doesn't mean na sure na siya sa naging desisyon niya. Pero syempre, when you ask him or her, paninindigan po nila yon. Letter B, ayaw kanyang saktan. Kumbaga, guilty siya doon. Ito ay madalas, especially kung ipinapakita mo naman yung best mo sa kanya. Unless may hatred, galit, or toxic na naging tingin niya sa'yo. Like for example, nag-away kayo. Then most probably, wala siyang guilt pagka ganun. Pero ramdam niya rin yung sakit for sure. Lalo na kung nagkarelasyon po kayo, or let's say you treated him or her very well. Hindi niya ipapahalata ito. Pero it is certainly difficult din po para sa kanya. Letter C, isa sa mga sekreto na tinatago po ng mga dumper or let's say mga ex po natin o yung taong nag-reject nga po sa atin is he or she will somehow miss you pa rin paminsan-minsan. Nangyayari ito in most cases kapatid. Kaya nga if you want to get your ex back or magbago tingin ng nag-reject sa'yo, you can take advantage ng mga oras na to. Yung mga ganito ay pwede mong gamitin. Sa mga panahon na to kasi, dito kanya nami-miss, dito kanya nakikita, dito niya naiisip yung mga nagawa mo. Dahil for sure, may mga pagkakataon na may isip o maaalala kanya. In some cases, sinasabi nga na sila ang nang iwan pero kung minsan mas masakit pa po sa kanila. Kaya nga madalas, wala kang nababalitaan or let's say wala kang narinig tungkol sa kanila. Especially on its first few weeks. Kasi ito yung mga panahon na dinadanas nila ito. Maybe they're experiencing much worse than you. At ayaw nilang ipaalam yon, lalong-lalo na po sa inyo. Letter D, ito yung inaabangan natin eh. Takot siyang makamove on ka kaagad-agad. In most cases, dito nag-aalala at masyado nag-iisip ang dumper. Since uncertain po ang kanyang ginawa at hindi siya sigurado sa naging desisyon niya, nag-aalala din po yon na baka makamove on ka kaagad-agad. Then he or she will be left behind. Ayaw nila yun eh. Kaya nga sabi nga nila, di ba? Iwanan mo kagad, tumakbo ka kagad, tapusin mo kagad. Dahil unti-unti mararamdaman po nila na you're already slipping away sa mga palad po nila.
Siyempre, di nila aaminin yun at hindi sila ready sa mga oras na yan. Although ni-reject nila tayo or let's say dinam nila tayo, may mga pagkakataon na hindi sila fully decided at handa po doon. This is an awkward emotion coming from a dumper. Pero madalas kahit dinump nila tayo, gusto nila mag-remain friends, gusto nila yung parang nare-radar ka pa rin po nila. Kaya nga po, immediately ipinapayo po, turn your back for some instances para habulin ka nila. Kaya nga kahit na-dump tayo kapatid, highly recommended to accept it kaagad and stop caring kasi they'll be under pressure sa mga oras na to at lalabas yung totoong nararamdaman po nila. Also, you will appear confident sa kanya kaagad-agad. E, panglima na po kapatid ha, malungkot siya. Alam niyo po, ito hindi natin masyadong napapansin kasi inisip natin kaagad, di ba tayo nga nireject, tayo nga iniwan, pero sa totoo lang mga kapatid, meron po silang kalungkutan at pait ding nararamdaman deep inside. Napapansin mo ba that he or she uploads a lot of poetic at fun quotes po sa kanyang Facebook images? Lately na ang iba ay direktang katama po sa'yo. Ito ay kadalasang sadya na hirap ang mga dumper aminin dahil sila ang nag-initiate po ng rejection or let's say yung breakup sa inyo. Somehow kadalasan sa kanila ay tinatamaan din po ng tinatawag pong lungkot. Normally kasi dumadaan din po sila sa adjustment period tulad po natin. Kaya nga minsan napapasukan ng rebound yung mga ganitong pagkakataon dahil kinukonsider ang mga pagkakataon po nito kung saan po sila mahina. Kaya minsan kumakapit po sila sa mga rebound relationship. Ito na po yung mga limang sikreto na tinatago po ng dumper sa atin. Like for example, yung mga ex po natin madalas pong gawin yan dahil syempre pagka ex mo siya, natural lang na nagkaroon kayo ng relationship at hindi po niya basta-basta mawawala yun. Kaya lang sometimes nawala na po yung inspiration, hindi na po siya ganun ka-excited po na bumalik sa'yo or let's say sagutin ka niya. Mga kapapong, nung ako po ay kasalukuyang manunulat sa mga paksang relasyon noong 2015, halos lahat ng mga na-interview kong dumper ay iisa mga sinasabi. Madalas po na sinasabi nila na nararanasan nila. Yan ay yung minsan naiinis daw sila sa kakahantay dahil hindi na raw bumabalik o hindi na raw po nag-e-effort masyado yung dinump nila. So meaning to say, nag-e-expect din pala yung mga dumper. Kaya lang syempre, hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-chase po sa kanila. Kasi it's about seeing a different perspective po sa kanila dahil bilang dumpy, di rin naman po tayo pwedeng basta-basta nga humabol. Mahalagang huwag tayong magbigay ng any validation unless kinakailangan. Dapat po kasi lahat maging misteryo, lahat maging intriga. Pagkalito na sadyang makakatulong po sa atin, it will help the dumper to see you in a more interesting way or let's say attractive way rather than forcing at marunong ka pa sa mga isinisikreto niya. Unhealthy at magiging negative po ang dating natin sa kanya. Gusto kong ipaalala yung mga katagang allow them to miss you. Ito madalas ko pong sinasabi sa aking mga live na pagkaganyan, allow her or him to miss you. Dito po papasok yun mga utol. Dahil kung ganito pala ang nararamdaman logically na mga nagdump po sa atin or let's say ex natin, nililigawan natin or yung minahal nga natin na hindi tayo tinanggap, meaning mas kailangan pala tayo talagang mag-focus po sa ating sarili, self-worth rather than nakabantay po tayo sa kanya. Dahil nangangahulugan na if certain emotions are most probably present pa rin po sa kanya, it means ang susunod niyang titignan or gagawin ay titignan po niya ang iyong lakas at ang pagpapahalaga mo sa sarili. Ito kadalasan ang nagiging final call ng isang relasyon. Yung makita niya ang pagbabago na ika-i-inspire po niya. Or let's say, tuluyang pagkasira mo na magpapatunay sa kanya na kalimutan ka na lang po ng tuluyan. Hanggang dito na lang po mga kapatid. I hope na nakatulong po yung mga mensahe natin ngayong araw na to. Limang sekreto na pwedeng itinatago po ng isang dumper tungkol po sa atin. Eh, pwedeng ex natin, pwedeng nililigawan natin na hindi nila basta-basta i-reveal. Sometimes nga kahit tanungin mo sila ng tanungin, i-isolate mo po yung mga yan, hindi pa rin po nila aaminin. Mahirap mag-assume, pero para po sa akin, mas mabuti po na itaguyod po natin yung pagmamahal po sa ating sarili. Dahil dun po ang magpapatunay na siya po ay nagkamali sa kanyang desisyon. Hanggang dito na po muna si Papong TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Mahalin po natin ating mga pamilya. Maraming salamat po. God bless po, Papong TV.